Shout out Simon Lanners, ako ituloy-tuloy na natin ang pagbibigay kaalaman na sa ating mga Saw You Top List. Yeah. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay mga pelikulang tungkol sa mga daddies na pwedeng panoorin kasama ang ating mga tatay. Yes, ito ay mula sa article na 10 of the best heartfelt, funny, and inspirational movies to watch with dad this Father's Day na uploaded sa ph.news.yahoo.com. Alright, ano ba yung mga movies? Let's go, yes. First on the list! First movie. Wait, Fatherhood. Naku. Fatherhood. Itong Fatherhood na ito ay movie ni Kevin Hart based on true story. Kwento ng tatay na naging nanay na rin sa kanyang anak matapos ang biglang pagkamatay ng kanyang asawa. Pinapanood namin to kahapon pero umpisa pa lang nakakaiyak siya. Oh, talaga. Oh. Kasi based on true story, marami talagang nabubuto, yes. Nabubuta na biglaan talaga. May namamatay talaga sa pagpapakaanak. Pagpapanganak. Oh, pagpapanganak. Diba? So parang ganito yung story nito. Mm. Ang hirap yan. Ang hirap maging ina. At ama. Sa baby pa yan. Ina at ama. At the same time. Talaga kasi pag baby, diba? Yes. Pero sa akin na, para sa part sa akin, okay na nga yung maging mag-alaga eh. Pero yung mabiyudo ka, yun yung masakit dun eh, diba? Totoo. Kailangan mong labanan kasi, yun. Siyempre, bata pa lang yung anak niya. Paano, paglaki niya, paano mo i-explain din? Yung mga ganong bagay, diba? Tama. Sobrang hirap. Sa movie na to, kasi si Kevin Hart, diba? Comediante. Comedy. Ang galing niya dito. Diba? Magaling siya. Panoorin niya. Ako din. Panoorin natin. Ayan. Alright, next on the list. Ano ito? A Big Daddy. Ay, sa kita, okay, Adam Sandler. Yes. Movie niya yan. Kwento naman ng isang lalaking nag-adopt to impress naman his girlfriend and win her back, her heart back, at para mapatunayan na siya ay responsableng adult na. Pero ang twist dito daw, guys, ang nangyari ay naging close na siya doon sa kanyang inampo. Ah, so parang dapat gagamitin lang niya yung bata sana. Para lang mapabalik ang girlfriend. Para patunayan na siya responsible enough. Pero napamahal na sa kanya yung bata. Napamahal na. Tapos napakita na ay, responsable naman pala talaga siya. Nakakayang maging isang responsableng tao. Oo, doon niya napatunayan na kaya niya pala, no? Iba yung intention. His girlfriend, napatunayan niya. Iba yung intention pero iba yung nangyari. Magandang twist yun. Oo nga. Alright, next! Okay, let's see what's the next movie. Yes. Ito, ano kaya to? Oy, Daddy Daycare. Ang ganda niya. Maganda to. Papanood. Ito naman yung Daddy Daycare. Yes, movie naman ito ni Eddie Murphy. Kwento ng tatay na matapos mawala ng trabaho ay nagtayo ng Daddy Daycare business na ang ginagawa ay mag-alaga ng mga bata. Puro komedyante itong mga gumaganap. Komedyante pero seryoso kasi ang fatherhood, no? Pero feel good movie 'yan. Kapag stress ka or ano, panoorin mo, mapapa-feel good ka talaga. Na-inspire tuloy ako maggumawa ng pelikula soon na ano gagawin mo? Ano naman 'yon? Daddy, I want to study. Hindi talaga siya nakaka-move on sa pagiging sugar. Saan kaya tatakbo ang storya niya? I want to study na naman. Bakit naman kailangan ng crowd? Yung crowd kailangan. Hindi ko ba kailangan ng crowd? At least, isama niyo na ako sa mga listahan ito ng mga kwentong daddy. Ibang story naman, ibang twist. May sequel pa yan. Daddy, I'm hungry. Kasi magtuturo yung mga anak ko doon. Tsaka hindi ko sila kamukha doon yung mga anak ko doon. Yung mga anak mo, ano? Okay. Hindi sila kamukha. Tsaka so, yung mga anak edad? Hindi, mas bata. Mas bata na ko. Tingnan, abangan natin. Siyempre, yan, kanya-kanyang school pa yan, hindi sa isang school yan. Hindi, bawal. Bawal sila, yung magkakapatid na anak ko, bawal sila mag-meet. Bawal. Basta may twist yan, kung bakit bawal sila magkita-kita. Naku, abangan natin yan. Abangan natin. Daddy, I'm hungry. Tsaka daddy, I want to study. Dalawa na yun, agad. Dalawa na. Ang bilis. Oo, ito na kayo, Daddy. Daddy by me. Tatlo na. Trilogy na yan. Very,
si Nico ang gaganap, feeling ko very inspiring talaga. Yes, yes, very inspiring. Very tapos inspiring. Si Sir Ferdy yung director. Yes! Based on his own story. Yun ang ating MC. Based on his own story. Sa kanya pala yun, ano? Hala, lagot ka siya nung pagbabanta sa ano, hala, sa chat, hala. Joke lang po. Binabasa ko na yun. Bago magbantaan, next on the list na tayo. Yes, next movie. Ay, gusto ko to, nakakaiyak to. The Pursuit of Happiness, movie ni Will Smith. Oo, movie ni Will Smith inspired by the true story of Chris Gardner. Grabe, ang galing ni Will Smith dyan. As in, parang ramdam mo yung struggle kahit hindi ka tatay, di ba? Ako din. Gusto ko yung sinabi niya dyan na if you want something, go get it. Period. Yes. Ay, ayun, ang ganda. Parang, diba? Alam mo yun, yung bata na yun, di ba? I'm sure, dadalhin niya yon sa talaga kung saan siya makapunta. Yes. Gusto, diba, nakita yung struggle. Na, yes, even your parents hindi pwedeng humadlang sa pangarap mo. Lumikta, oo. Yes, ang ganda noon. Oo. So parang huwag mong hayaan kung pipigilan ka niya, huwag mong hayaan kung ano yung mas magpapasaya sa'yo. Alam mo yan dahil buhay mo yan. Parang gano'n. Galing. Oo nga. Ganda noon. True. Naalala mo. Hindi ko pa napapanood yan. Panoorin ko nga yan. Panoorin mo, Maru. Kasi kung ikaw eh, sabi mo, kung nyari ikaw dumaan ka sa struggle sa buhay, hindi man natin siya ganun kahirap, maiisip mo yung struggle mo eh, nung nag-uumpisa ka. Yes, oo. Kasi siya, bumagsak na siya sa buhay, parang gusto mo niya uling umahon. Siyempre tayo, hindi man tayo well off. Pinipilit natin umahon sa problema. Yeah. Kaya nakaka-relate ka. Tapos, parang ang dami kasing unfortunate na nangyari sa kanya. Parang ang malas talaga. Tapos talagang lumaban siya. Inspiring talaga. And wala lang, nakakaano. Kaya nga, if you feel... Oo, tissue yan na muna. If you feel like giving up, watch this movie. Ma-apply. Yes, yes. True. Alright, next. Let's see. What's next? Ito. Hi, cute. That's my boy. Movie naman to ni... Adam Sandler uli, ang dami talaga pelikula ni idol eh. Ang story tungkol sa pagiging single father. Napanood ko rin ito eh. Yes. Parang cool pa siya. Ano mo yun? Sakit siya ng ulo sa anak niya. Yung ba yung parang anak niya? Yung katabi niya, yung malaki ng anak niya, no? So para silang magkaibigan lang. Yung single father kasi siya eh. Oo. May mga ganun talaga na nagiging halos magkasing tropa na lang ng anak niya, ano? Sa lapit ng teenage nila. Lalo talaga ako na-inspire gumawa ng pelikula. Pinaisip na naman ako, mas ano drama na to. Yung part 4, Daddy, sino sila? Pag nakita-kita na sila. Ay! Yung mga anak ko, siyempre. Ay, yan eh. Ito na yung ano, confrontation. Oo. Yun ang title, abangan nyo. Daddy, sino sila? The confrontation. Oo. Sabay-sabay sila nagsasabi na, Day, gano'n. Yung top 5 yan, Daddy, kanino ang mana? Abangan natin yan. Teka lang. Okay, next on the list na nga. Ano? Ba't mo ginawa yun, Ana? Okay naman kayo ng pamilya mo, ah. Oo nga, eh. Sinsihan ko na rin mo. Kinakain pa naman kayo. Okay, ito, Beautiful Boy. Ayan. Movie ng real-life father and son na sina David at Nick Chef. Ayan, story tungkol sa pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak who's struggling with drug addiction. Uy! Hindi niya sinukuan yung anak. Kasi di ba nga, ang pagmamahal sa anak ay unconditional. Unconditional. Yes. Hindi ang porket, anak, bakit lumaki kang pangit? Ayaw na kita. Hindi mo pwedeng ganun. Kasi ang kitong sanggol, di ba? Pinag-aagawan nyo. Bro! Tapos nung pumapangit na, hindi mo pwedeng pamigay yan. Pamigay mo? Oo. Sobrang pagmamahal, magiging pogi yung paningin mo habang lumalaki. Kaya nga sinasabi ng mga nanay, diba? Ang ganda-ganda, ang ganun talaga. Sabi lang, nanay. Kasi, unconditional love kasi yun talaga. Iba magmahal ang magulang, ano? Tama. Talaga pababayaan. Kaya kumbaga pag nakarinig tayo ng storya na pinabayaan ng magulang, parang iba kasi ang magulang, di ba, pag nagmahal, talagang unconditional. Yes. Walang ano, kumbaga walang limit. Sa kanya na lang binibigay pa sa anak. Tsaka sabi niya, mas mahirap i-guide ang anak kapag malalaki na. Oh. Mas mahirap silang pasunurin, di ba, compare ng mga bata sila.
Totoo. Ikaw ba, Nico, bilang tatay, okay, okay naman. Okay pa, 6 years old pa lang kasi siyempre ang kinakatakot. Pero makulit na yan, di ba? Oh, pero mas kaya. Pero mas masakit sa ating mga ama, paano kung yung ginagawa ko dati, yung nagka-cutting sa school. Ayan na nga. Ayan na. Gawain. Ayan ang mahirap. Paano, Nico, pag sinabi sa'yo, tapos pinagsabihan mo, bakit? Ginawa mo rin naman yan dati. Paano, oh, oh, paano ba yun? Ang hirap, di ba? Sasabayan ko na lang siya. Lawa-lawa-lawa siya. Ay, napiyok na ako. Shout out to my writers. Mag-autograph, mag-comment kung ano nga ba ang mga movie na gusto nyo rin panoorin about fathers. Ayan, gamitin na ating hashtag na hashtag Showtime Itay. Thank you. Yeah.